depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Mind control. Ano to? Ito ba yung tipong kokontrolin mo yung mind or yung utak ng ex mo? Of course not. That's not my point. My point is how you will control your mind during this specific moment that you are broken, na para kang wala nang pag-asa sa sarili, ang baba na ng tingin mo sa sarili mo, na dun ka na sa point na parang hindi mo na alam yung gagawin mo. At ang tanging chance mo na lamang is to control your mind to get out from this specific zone of frustration, anxiety, and depression. So you don't have a choice but to control your mind. Of course, there are people who will tell you na, ah, wag mo na lang siyang isipin. Wag mo na lang isipin yung ex mo. Wag mo na lang siyang isipin. That's easy to hear, right? Siyempre, nakaka-encourage kapag sinasabi ng mga kaibigan na wag mo na lang siyang isipin para hindi ka masaktan. But let's be honest. Harapin natin yung katotohanan. Let's be realistic. Kaya mo bang gawin yun na hindi mo siya isipin? Of course not. Kahit sabihin ng mga tao sa'yo, kahit ako pa mismo, kahit magulang mo, kahit kamag-anak mo, kahit sino ang magsabi sa'yo na huwag mong isipin ang ex mo, hindi mo maiiwasang isipin ang ex mo. Because there's a pain. There's an injury. Meron kang pain na nararamdaman, meron kang injury na nararamdaman. So for that reason, hindi mo maiiwasang isipin yung ex mo kahit pa i-recommend ako sa'yo ng maghapon magdamag. At buong gabi ko i-recommenda sa'yo na huwag mo nang isipin yung ex mo, hindi mo pa rin maiiwasan isipin yung ex mo kahit panoorin mo pa lahat ng videos ko. At kahit kakapanood mo ng video na to, after nito, bibigyan lang kita ng 10 minutes or 1 hour, isipin mo ulit yung ex mo. It's inevitable, unstoppable, and you cannot stop that. You will think and think and think about your ex again and again. So ang mangyayari, kawawa ka ngayon. Tama? So, imbis na yung ex mo yung kawawa sa breakup na to, ikaw yung kinawawa niya because of this breakup. So, what you are going to do para tanggalin siya sa lifestyle or sa thinking habit mo? This is a very professional advice from me. All you need to do is meditation. So, you will ask me right now, Coach, anong klaseng meditation? Ito ba yung uupo ka tapos magyo-yoga ka? Of course, hindi lang naman yun yung way para mag-meditate ka. Pwedeng habang naglalakad ka, nagme-meditate ka. Pwedeng habang naguhugas ka ng pinggan, nagme-meditate ka. Or pwedeng habang bumabiyahe ka, nagme-meditate ka. Or pwedeng maglagay ka ng headset tapos mag-meditate ka. Music sa tenga habang nagme-meditate ka. I mean, ano ba ang tulong ng meditation? Ang meditation kasi, binibigyan ka niya ng realization. At sa realization na to, unti-unti, kumakalma ka. At habang kumakalma ka, unti-unti, nakokontrol mo yung isip mo. Kasi nga kumakalma ka. At habang nakokontrol mo yung isip mo, gawin mo to araw-araw, magbigay ka ng time to meditate, 30 minutes or 1 hour, hindi naman agad-agad 2 hours or 1 hour. I mean, dahan-dahan, matututunan mo din. As in, daily ng life mo, mag-invest ka ng time for meditation. At kapag ginawa mo ang meditation, matututunan mo kung paano kontrolin yung mind mo. Dahil during that meditation, para kang nagpa-practice kung paano kumalma eh. So habang natutunan mo kung paano kumalma, matututunan mo din kung paano kontrolin yung mind mo. Hanggang dumating ka dun sa point na matanggal na sa isip mo yung ex mo. Why siya matatanggal sa isip mo? Kasi kontrolado mo na ang utak mo. And that is the very easiest part of this. All you need to do is to follow my instruction. Just do it. Everyday meditation. Thanks for watching.